Tulad ng iba, isa po ako sa mga milyon-milyon ninyong subscribers sa YouTube. Pagpatak lamang ng gabi ay naka-online na ako para makinig ng totoong kwento ng buhay. Papa Dudut, tulad ng mga letter senders ninyo ay gusto ko magbahagi din ng storya ko ng buhay. Na masasabi ko na sa dami ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko ay mas lalo akong tumapang at naging matatag. Siya nga pala ako si Crisha, 26 years old na ngayon at kasalukuyang masaya na sa buhay. Pero bago ko nakamtan ang kasiyahang yan ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Nagsimula ito noong high school ako nang makilala ko si Elton. Siya ang first love ko noon, Papa Dudut. At that time, may transfer siya noon sa eskwelahan namin. At masasabi kong na love at first sight ako sa kanya. Gwapo, matangkad, mabait, ganito ko po ilalarawan si Elton. Lumipas ang ilang buwan ay naging close kami ni Elton. Madalas kaming magkasama sa lunch break at doon ay madalas kaming magkwentuhan. Minsan ay dumadalaw na rin siya noon sa bahay ko at dumalas ang paglabas-labas naming dalawa. Isang araw ay nakapag-desisyon kaming magbisikleta at pagdating sa park ay nagkarirahan kami. Hanggang sa may makita ako noon at nagdesisyong huminto. Oh, bakit huminto ka sa pagbibisikleta? Naunahan mo na nga ako eh. Wika sa akin ni Elton. Eh paano hindi ako titigil eh huminto ka rin? Para saan pa ang karirahan natin kung wala akong kalaban? Katwiran ko. Teka, bakit ba tayo huminto rito sa may puno? Curious na tanong ko pa sa kanya. Dito kasi ako madalas sa tumatambay, lalo na kapag malungkot ako. O di kaya ay kapag nag-aaway ang mga magulang ko, sagot niya sa akin. Iginala ko naman ang aking paningin at sumang-ayon naman ako sa kanyang sinabi. In fairness ha, maliwalas nga ang paligid dito. At saka malamig ang simoy ng hangin, ang sabi ko pa sa kanya. Siya nga pala, kumusta na ang mga parents mo? O sisa ko sa kanya. Nakita ko namang lumungkot ang ekspresyon ng aking kaibigan. Ayun, kakahiwalay lang niya kahapon. Umalis na si Papa para sumama sa kabit niya. Si Mama ayun, palaging umiiyak at devastated. Buti na lang at nandun ang mga kapatid ko para samahan siya. Ako naman ang nagpa siyang lumayo muna kasi hindi ko kayang harapin ang problema. Baka mag-suicide lang ako kapag tumagal pa ako dun. Kaya pala nakatira ka ngayon sa tiyuhin mo. Malungkot ko namang sabi sa kanya. Basta Elton, pumunta ka na lang sa amin. Kausapin mo ako at handa kitang tulungan at pasayahin. Napangiti naman sa akin si Elton. Salamat Crisha ha kasi palagi kang handang tumulong sa akin. Aniya. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo eh. Kasi alam mo Elton, simula nang dumating ka sa buhay ko eh, pinesya mo na ako. Ikaw ang naging inspirasyon ko. Kaya palagi akong nakahandang tumulong sa iyo. Eh bilang pagtanaw na rin ng utang na loob, ang sabi ko naman sa aking kaibigan. Crisha? Tila naganin lang noon ang kaibigan ko na sabihin ang kanyang saloobin. Pero dahil sa nakita siguro niyang naghihintay ako sa kanyang sasabihin, ay nagpa siya na rin siyang ipagtapat sa akin ang lahat. Mahal kita, pag-amin niya sa akin. Siyempre nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? Anong sabi mo Elton? Gusto kong makasigurado kung totoo ba yung narinig kong mahal niya ako. Ang sabi ko Crisha, I love you. Ulit niya sa akin. Eh paano mo naman nasasabi na mahal mo ko? Ano bang nakita mo sa akin? Curious kong tanong sa kanya. Nasabi kong mahal kita kasi mahal kita. Hindi na kailangan ng explanations pagdating sa pag-ibig kasi ang pag-ibig isang misteryo na kusang nararamdaman. Hindi ito parang science na kailangan pang pag-aralan at hanapan ng eksplanasyon. Crisha, sigurado kong mahal kita.
from the very first day na magkakilala tayong dalawa. Sa madaling sabi eh, na love at first sight ako sa iyo, Crisha, paliwanag niya sa akin. Nasurpresa talaga ako sa totoo lang, Elton. Hindi ko akalain na matagal ka na palang may nararamdaman para sa akin. Wika ko naman sa kanya. Sana maramdaman mo kung gaano ko kasinsero sa iyo. Hindi naman ako nagmamadali na sagutin mo ko kasi alam mo naman, hindi pa kita nililigawan tapos eh aasa ko ng mabilis na sagot mula sa iyo. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Pero sana ibigyan mo rin ako ng pagkakataon para mapatunayan sa iyo na mahal kita. Ang sa akin lang kasi, Crisha, at least alam mo na kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Seryoso niyang sabi sa akin. Huwag kang mag-alala at pinapayagan kitang manligaw sa akin. Basta ipangako mo sa akin na kapag naging tayo, eh hinding-hindi mo ako papaiyakin, ha? Oo naman, pangako. Kapag naging tayo, eh mamahalin kita ng buong tapat at hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay mo sa akin. Pahalagahan kita tulad ng sarili ko. Paniniguro niya sa akin. Sana, Crisha, palagi tayong magkasama kahit na gumagraduate na tayo sa high school. Magkasama sana tayong dalawa hanggang sa pagtanda. Hiling pa niya. Napangiti lamang ako sa aking narinig, Papa Dudut. Sana matupad yang hinihiling mo, ang sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay inakbayan niya ako at sabay naming nilasap ang sariwang hangin sa aming paligid. Papa Dudut, sobrang katuwaan ko nang malaman ko sa kanya ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Maski ako rin kasi ay napaibig na rin noon ni Elton. Simula noon, sa bawat araw na magkasama kami ay talagang ini-enjoy namin ang bawat moment. Papa Dudut, si Elton ang naging gabay ko. Siyang naging inspirasyon ko sa buhay. Kaya hindi na namin namamalayan noon na mabilis lumipas ang panahon. Pero Papa Dudut, ang inakala kong forever happiness sa piling ni Elton ay hindi pala mangyayari. Dahil binayo rin ang problema ang relasyon namin. Oo, noong una ay nakaya naming isurvive yon. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nawawalan ng kapit sa akin si Elton. Elton, may problema ka ba? Diretsang tanong ko sa kanya bago kami pumasok noon sa eskwelahan. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong niya sa akin. Kakaiba kasi ang mga kilos mo eh nung isang linggo ko pang napapansin yan. Bakit ba? Concerned kong tanong sa kanya. Samantala ay huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Wala ito, Crisha. Naninibago kasi ako, Elton eh. Hindi ka naman dating ganyan. Elton, kung may problema ka, huwag kang magdadalawang isip na ishare yan sa akin. Handa kitang tulungan. Girlfriend mo ako eh. Katwiran ko. Wala akong problema, Crisha. At kung may problema man ako, alam kong wala ka rin may tutulong sa akin. Seryosong sabi niya sa akin. Nagulat naman ako at nagtampo sa kanyang response sa akin. Anong wala, Elton? Ilang buwan na ba tayo, ha? Sa ilang buwan na yon, ako ang naging kasakasama mo. Tinutulungan kita sa lahat ng mga naging problema mo. Pero wala ka rin magagawa, insist niya sa akin. Nasaktan ako sa aking narinig. Elton, ang sabi mo sa akin ay may tiwala ka. Ngayon kung may tiwala ka sa akin ay sabihin mo sa akin ang totoo. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Samantala ay niyakap naman ako ng aking boyfriend. Huwag ka nang umiyak, pag-aalo niya sa akin. Paano hindi ako iiyak ay masyado kong nag-aalala sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. May pagkukulang ba ako sa'yo? Ano? Ang wika ko habang umiiyak. Hindi siya sumagot at sa halip ay inaya na niya akong pumasok sa loob ng campus. Oo, wala akong nakuhang sagot mula kay Elton. Siguro'y dahil sa baka masyadong personal ang problema niya
at ayaw niyang mapahiya sa akin. O di naman kaya ay malaki ang problema niya at ayaw lamang niya akong madamay. Ganun pa man ay nanatili ang pag-aalala at pagtatampo ko kay Elton dahil lumalabas noon sa akin na parang hindi niya ako pinagkakatiwalaan na makakatulong sa kanya. Anong silbi kong girlfriend kung hindi ko man lang matutulungan ang boyfriend ko sa pagsubok na dumarating sa buhay niya? Wala akong magawa, Papa Dudut, lalo na kapag nakikita ko siyang tila bumabagsak lalo na ang kalooban niya sa pagdaan ng mga araw. Papa Dudut, yun na ang simula ng kalungkutan sa relasyon namin ni Elton. Naramdaman ko ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya yung dating sweet, maalaga at palaging nariyan sa tabi ko. Nawala ng sigla ang relasyon namin, Papa Dudut, na siyang nagdulot sa akin para magtampo sa boyfriend ko. Tumagal pa ang ilang araw ay tuluyan na akong iniwasan ni Elton. Gustuhin ko man siyang kausapin pero natatakot ako kasi baka sabihin niya sa akin na sawa na siya sa akin. Hanggang sa isang araw. Crisha, huwag ka na mag-alala sa boyfriend mo. Sabi sa akin ng aking kaibigang si Edwin. Hindi mo maiwasan sa akin ang mag-alala, Edwin. Sa totoo lang ay sobrang kabado ako kasi hindi niya sinasagot yung mga text at tawag ko sa kanya. Ilang linggo na yun, Edwin. At saka ang isa pa sa pinagtataka ko ay bakit hindi dumalo ng graduation si Elton. Bilang girlfriend niya ako ay kailangan kong malaman kung bakit ganon. Katwiran ko sa aking kaibigan. Kaya nga tayo pupunta sa bahay niya, hindi ba? Crisha, okay lang yung boyfriend mo. Tanggalin mo na sa isipan mo yung mga kaba at kung ano-anong hindi magagandang naiisip mo tungkol sa kanya. Paniniguro niya sa akin. Edwin, pagpasensyahan mo na ako ha. Sabihin mo bang corny pero hindi ko kayang mawala ang boyfriend ko sa akin. Ang sabi ko. Teka, kung magsalita ka dyan parang ang haba na ng pinagsamahan ninyo ng lalaking yun eh. Crisha naman. Gasgas na ang linyang, hindi ako mabubuhay kung wala si ganito o si ganyan. Maniwala ka sa akin, mabubuhay ka pa rin kahit na wala ang Elton na yan. Isipin mo, nabuhay ka ng maraming taon nang wala si Elton tapos sasabihin mong hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. At saka ilang buwan pa lang kayong magkasama, 5 months, 6 months. Crisha, huwag mong hayaang umikot ang mundo mo sa boyfriend mo. Katangahan yan. Paliwanag niya sa akin. Palibasa kasi Edwin hindi mo pa nararanasang umibig kaya nasasabi mo ang mga ganyan. Baliko sa kanya. Nagkakamali ka, Crisha. Umibig na rin ako at ilang beses na rin ako nasaktan. Ramdam ko ang pait sa sinabing yon ng kaibigan ko at para bang umibig at nasaktan na siya dati. Talaga? Bakit parang hindi ko alam yon? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi porket magkaibigan tayo alam mo na ang lahat sa akin. Hindi ako makapaniwala, Edwin. Akala ko ikaw yung lalaking. Hindi ko na noon tinuloy ang sasabihin ko. Baka kasi ma-offend. Ngunit parang nasakyan yon ang kaibigan ko, kaya agad siyang nagsalita. Marunong akong magmahal, Crisha. Kaso ang problema hindi maramdaman yon ang babaeng mahal ko. Wika niya na tila ba may pinapatamaan. Napakamanhid naman ang babaeng yon kung ganon. Ang sabi ko na lamang sa kanya nang makarating na kami sa bahay ni Elton. Ngunit wala kaming nadat ng tao sa loob. Maski mga gamit sa bahay ay wala na rin. Bakante na ang buong bahay. Dahil doon ay nanlumo ako, Papa Dudut. Maya-maya ay may nakausap kaming kapitbahay ni na Elton. Agad niya kaming sinabihan na lumipat na raw sa probinsya nila ang buong pamilya ni Elton. Napatingin ako noon kay Edwin at halos maiyak na. Hindi kasi nagpaalam sa akin ang boyfriend ko at basta-basta na lamang itong umalis. Edwin, bakit ba ginagawa sa akin to ni Elton? Bakit niya ako iniwan? Bakit hindi man lang niya ako sinabihan na aalis na pala siya? Bakit ayaw na ba niya sa akin? Hindi na ba niya ako mahal?
Ibinuhos ko noon ang lahat ng sama ng loob ko sa boyfriend ko. May dahilan siguro si Elton kaya niya hindi sinabi sa iyo na aalis na siya. Sagot naman ni Edwin habang inaalo ako. Pero ano ang dahilan? Hindi na ba niya ako mahal? Tumango siya bilang sagot sa sinasabi ko. Baka ganun na nga siguro. Pero Crisha, hindi pa naman siguro katapusan ang mundo para sa iyo. Huwag mo na siyang iyakan pa. Mahal ko pa rin siya, Edwin, pagtatapat ko. Pero ikaw eh, hindi ka niya mahal. Tingnan mo, kung mahal ka niya, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya sasaktan. Hindi ka paiiyakin ng ganyan, Crisha. Hindi si Elton ang para sa iyo. Hindi siya deserving at maraming lalaki dyan ang pwedeng magmahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay sa iyo ni Elton. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, Crisha. Sige na, tahan na. Pangaalo pa niya sa akin. Umiyak lamang ako sa mga bisig ni Edwin. Crisha, bata pa lang tayo eh magkaibigan na tayong dalawa. Hindi ba kapag may problema ka, sa akin ka lumalapit? Hindi ba kapag balungkot ka eh ako ang nagpapasaya sa iyo? Crisha, narito lang ako para tulungan ka. Hindi kita iiwanan tulad ng ginawa ni Elton sa iyo. Yon ang binitawang pangako ng kaibigan ko sa akin. At yun nga, Papa Dudut. Tuluyan na akong iniwan ni Elton. Sobra akong nasaktan noon kasi minahal ko siya ng buong buo. Bukod sa palaisipan sa akin noon kung ano ang dahilan kaya ako iniwan niya. Nagtataka ako kung may nagawa ba akong mali kaya niya ako iniwanan, Papa Dudut. Punong-puno ako ng katanungan na hindi ko mahanap ang kasagutan dahil basta na lamang akong itinapo noon ni Elton. Wala tuloy akong araw na hindi umiiyak kakaisip sa lalaking nagpasakit sa puso ko. Sinubukan ko rin ang mag-move on pero baliwala. Ganito pala ang pag-ibig, Papa Dudut. Nakakatanga at nakakabaliw. Lalo na kapag first love mo ang nagbigay sa akin ng sakit sa puso. Papa Dudut, ilang taon din ang lumipas simula noong iwanan ako ni Elton. Pero kahit na anong gawin ko noon ay hindi ko siya magawang kalimutan. Buti na lamang at merong isang lalaking handang tumulong sa akin. Si Edwin, kababata ko si Edwin, Papa Dudut, at tinuturing kong best friend ko. Naging karamay ko siya sa lahat ng pagkakataon lalo na sa tuwing naaalala ko si Elton. Nagsakripisyo si Edwin at ginawa niya ang lahat para pasayahin ako. Samantalang isang araw, Crisha, napatid mo nga ako, mahal mo pa rin ba si Elton hanggang sa ngayon? Tanong sa akin ni Edwin habang nasa bakuran kami ng bahay ko. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita. Oo, mahal ko pa rin si Elton hanggang sa ngayon. Mahal mo pa rin siya kahit na ilang taon na ang lumipas simula noong iwanan ka niya? Mahal mo pa rin siya kahit na wala ka ng balita sa kanya? Mahal mo pa rin siya kahit na ilang beses niyang ginawang miserable ang buhay mo? Crisha, napaka-martir mo naman. Patuloy mo pa rin minamahal ang isang taong walang pagpapahalaga sa iyo. Tila galit na wika sa akin ni Edwin. Teka, ano bang nangyayari sa iyo ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Tanong ko sa kanya habang pinagpapasensyahan na lamang ang pagtaas niya ng boses sa akin. Eh paanong hindi ako magkakaganito? Napakamanhid mo. Nabubuhay ka sa nakaraan. Sita niya sa akin. Lalo lamang akong naguluhan noon. Ano ba talagang problema mo ha? Kumpront ako sa kanya. Ikaw, Crisha, ikaw ang problema ko. Naibulalas niya sa akin. Naghihintay ka pa rin ng taong alam mo namang malabo nang bumalik eh. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na mag-move on ka na? Maraming beses na. Edwin, alam mo namang hindi ganun kadali ang mag-move on. Depends ako. 6 years, Crisha. Hindi ka pa ba naaawa sa sarili mo? You keep on searching Elton's love, pero ano? Nahanap mo na ba?
Hindi, tapos eh palagi mo na lamang sa akin ibubuhos ang sama ng loob mo. Lahat ng frustrations mo sa pag-ibig. Hindi mo alam, Crisha, I feel guilty kasi wala akong magawa para maibalik ko yung kasiyahan mo. Pakiramdam ko eh napakawalang silbi kong kaibigan kasi kahit na anong gawin kong efforts para paligayahin ka eh baliwala because you keep on loving the man who does not deserve to be loved. Crisha, kailan ka ba matatauhan? Sa mga sinasabi niyang yon ay alam kong sobrang affected talaga siya sa mga nangyayari sa akin. At aaminin kong nakonsensya talaga ako, Papa Dudut. Kung nagsasawa ka na sa kakatulong mo sa akin, sige, naiintindihan kita. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi sa nagsasawa ako, Crisha, pero sana tulungan mo naman ang sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo. Insist niya sa akin. Hindi mo alam kung gaano kahirap itong pinagdaraanan ko. Hindi ko kagustuhan ito. Matagal ko nang gustong kalimutan si Elton pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin siya makalimutan. I even tried to pretend na nakapag-move on na ako pero I just realized na dinadaya ko lang pala ang sarili ko. For 6 years, hirap na hirap ako, Edwin. Kaya mo lang kasi nasasabi yan kasi wala ka sa katayuan ko. Hindi mo nga alam kung paano magmahal eh. Katwiran ko sa kanya. Samantala ay nanahimik ng ilang segundo si Edwin bago muling nagsalita. Nagkakamali ka, Crisha. Siguro akala mo na kaya hindi ako umiibig kasi ayaw kong mag-asawa. Na gusto kong maging single forever. Oo, sinabi ko yun sa'yo na wala sa plano ko ang magmahal pero nagsinungaling ako. Crisha, hindi mo ba alam? Katulad mo eh, martyr din ako sa pag-ibig. Patuloy kong minamahal ang babaeng merong ibang mahal. Yes, masakit pero tinanggap ko rin kasi yun ang katotohanan. Kaya Crisha, huwag mong sabihin sa akin na hindi ako marunong magmahal. Kasi sa buong buhay ko ay isang babae lang ang minahal ko. Paglalahad pa niya. Edwin, anong gusto mong sabihin? Mahina kong tanong sa kanya. Hindi ba kayong mga babae ay malalakas ang pakiramdam? Nasaan ang woman's intuition mo? Hindi ako kumibo sa sinabi niyang yon. Kung hindi mo pa rin nararamdaman eh, sasabihin ko na sa iyo, Crisha. Mahal kita. I love you more than a friend. Kaya nga hindi ako umaalis sa tabi mo kasi kailangan kita. Dahil mahal kita. Ngayon alam mo na. Pag-amin niya sa akin. Huminga lamang ako ng malalim pero hindi pa rin ako nakakibo dahil sa nakakagulat niyang pag-amin ng kanyang pag-ibig sa akin. Ano bang meron si Elton na wala sa akin? Crisha, ilang buwan lang kayong nagkasama noon. Kung hindi ako nagkakamali, 8 months lang yata. Pero ako ilang taon mo na akong kasama, 16 years. Huwag mong sabihin sa akin na sa loob ng 16 years hindi mo naramdaman yung pagmamahal ko sa iyo. Nanunuring tanong niya sa akin. Edwin, sa totoo lang hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Yun ang tangi kong nasabi sa kanya. Sa puntong yun ay unti-unti na ang kumalma si Edwin. Naiintindihan kita. Binigla ka sa kita. Pagpasensyahan mo na ako, Crisha. Ang sabi na lamang niya. Nang mga panahong yon ay sinuri ko ang damdamin ko para kay Edwin. Doon ay unti-unting nagliwanag sa puso ko na mahal ko na rin pala ang kaibigan ko. Papadudot kay Edwin ko binaling ang lahat ng pagmamahal ko kay Elton. Naging rebound man siya pero natutunan ko rin siyang mahalin. Kay Edwin ko naramdaman ang pagmamahal na hindi ko naramdaman noon kay Elton. Inalagaan niya ako, inasikaso at naging sandalan ko sa panahong lugmok ako. Tumagal pa ang ilang buwan at labis ko nang minahal si Edwin at dinaglaon ay nagpakasal na kami. Papadudot, naging masaya kami ni Edwin at hindi nagkulang sa akin ang asawa ko. Gumanti rin ako ng pagmamahal sa asawa ko pero hindi ko akalain na parandalian lamang ang kasiyahan ko sa piling ni Edwin. Dahil isang gabi isang bangungot ang dumating sa buhay ko. Na aksidente ang minamaneho niyang kotse na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Bakit ganon? Kung kailan ko na na-realize na mahal ko na si Edwin, ay saka siya babawiin sa akin.
Bakit ba palagi na lamang akong iniiwanan ng mga taong minamahal ko? Alam mo ba kung ano yung unang sakit nung iniwan ako ni Elton eh, mas doble o triple pa yata yung sakit na naramdaman ko sa ngayon. Minahal ko ng buong buo si Edwin kaya napakasakit na mawawala lang siya ng ganito. Wika ko sa isang kaibigan ko habang nagluluksa ako sa pagkamatay ni Edwin. Crisha, maging matapang ka. Isipin mo na pagsubok lang ito sa iyo ng Diyos. Ang sabi sa akin ng aking kaibigan habang dinadamayan ako sa aking pagluluksa. Pagsubok? Puro na lang pagsubok. Neth, may Diyos ba? Kung may Diyos, bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Bakit lahat ng mga mahal ko ay kinukuha niya sa akin? Bakit? Ano bang nagawa akong kasalanan sa kanya na ibulalas ko? Hindi ko gustong sisihin ng Diyos na nangyari sa asawa ko pero hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Huwag mong sisihin ng Diyos, Crisha. Payo niya sa akin. Pero bakit nga niya ako binibigyan ng ganitong klase ng pagsubok? Ano bang dahilan niya bakit niya binawi sa akin si Edwin? Yon ang dalawa sa aking mga katanungan noong panahong nawala ang aking asawa. Papa Dudut, hindi ko alam noon kung paanong magsisimula pagkaraang mamatay si Edwin. Nagalit na rin ako sa mundo noon at halos isumpa ko na ang lahat dahil ginawang miserable ang buhay ko. Lumipas ang mga taon ay nagpatuloy ako sa paghihinagpis at pangungulila kay Edwin hanggang isang araw. Crisha? Tawag sa akin ng isang lalaki. Paglingon ko ay laking gulat ko na si Elton yon. Elton? Ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Actually, bumilis ang tibok ng puso ko pagkakita ko sa kanya. Nabalitaan ko kay Neth kahapon lang na byuda ka na pala. Malungkot niyang wika sa akin. Oo, 2 taon na. Sagot ko sa kanya. Crisha, sorry ha. Kasi iniwan kita ng matagal na panahon. Sana'y mapatawad mo ako. Bigla na lamang niyang sabi sa akin. Pinagsisihan ko na ang lahat. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy. Magsisi ka man pero huli na Elton. Isa ka sa mga sumira ng buhay ko. Isa ka sa mga nagdala ng kalungkutan sa buhay ko. Isa ka sa dahilan kaya naging miserable ang buhay ko. Mahinahong kong sinabi yon sa kanya. Ayaw kong magpakita sa kanya ng masyadong emosyon. Siguro ay dahil sa nagpe-pretend pa rin ako noon na wala na siya sa puso ko. Crisha, hindi ko sinasadya. Pahabol niyang sabi sa akin. Sa puntong yun ay medyo nagtaas ako ng boses. Hindi mo sinasadya? E anong tawag mo dun sa ginawa mong pangiiwan mo sa akin? Kung hindi mo pala sinasadya, bakit hindi ka nagparamdam? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na lilipat ka na ng tirahan? Elton, ilang taon ako naghintay sa iyo kasi umaasa ako na isang araw ay babalikan mo ko. Pero anong ginawa mo? Pinagmukha mo lamang akong tanga. Kung ayaw mo na sa akin, sana sinabi mo sa akin kaagad. Hindi yung iniwan mo lang ako ng biglaan sa ere. Elton, hindi ako natahimik noon sa ginawa mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan sa ginawa mo. Hindi mo alam kung ilang balde ng luha ang inaya ko ng dahil sa iyo. At hindi mo alam halos mabaliwan na ako noon sa kakaisip sa iyo eh. Pero ikaw, basta-basta mo na lamang akong kinalimutan. Makasarili ka, Elton. Hindi mo man lang inisip na masasaktan ako sa ginagawa mong pangiiwan sa akin. Yon ang natatandaan kong sinabi ko sa kanya. Hindi ko na rin napigilan ang pagbugso ng damdamin ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na iwanan ka. Ang sabi niya sa akin habang naiiyak. Bakit? Ano bang dahilan mo? Bakit mo ako iniwan? Confront ako. Ikaw lang ang minahal kong babae. At sa maniwala ka o hindi, sa tinagal-tagal ng panahong nagkalayo tayo, ikaw lang ang palagi nasa isipan ko. Katulad ng sinabi ko, hindi ko kagustuhan yung ginawa ko. Umalis ako kasi nanirahan ako sa ibang bansa.
Pinitasyon ako ng nanay ko. Tutol ako noon kasi ayaw kong mawalay ka sa akin pero ininsist ni nanay na kailangan kong sumama sa kanya. Noong mga panahong yun, Crisha, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ayaw kitang saktan. Pero sa pag-alis ko ay tiyak na masasaktan ka. Ayaw kong dahil sa akin iiyak ka at malulungkot. Kaya napag-isip-isip ko noon na baguhin na lamang ang pakikitungo ko sa iyo. Sinadya kong hindi sabihin sa iyo ang totoo para kamuhian mo ko. Nang sa ganun ay kapag umalis ako, hindi ka naiiyak. Paglalahad niya sa akin. Kaso hindi mo ba naisip na sa ginawa mong yan, mas lalo akong nahirapan? Diin ko sa kanya. Yun nga ang pagkakamali ko, Crisha. Bata pa kasi tayo noon. Hindi ko naisip ka agad na mas masasaktan ka pala sa ginawa kong yun. Kaya heto ko, Crisha, humihingi ng tawad sa iyo. Pakiusap sa akin ni Elton. Sige, patatawarin kita. Bigyan mo lang ako ng panahon para makapag-isip. Yun ang huling mga pangungusap na sinabi ko sa kanya noong araw na yon. Papadudot, ng panahon na yon ay gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung itataboy ko ba si Elton o kakausapin. Hanggang sa nag-decide na lamang akong umuwi at sinubukan kong huwag magpakita. Pero hindi na ako tinantanan pa ni Elton. Sinuyo niya ako at humingi siya ng tawad sa lahat-lahat. Pero nagmatigas pa rin ako noon. Yun nga lang ay nangibabaw yung pagmamahal ko kay Elton. Hanggang sa tuluyan na rin akong naliwanagan sa mga nararamdaman ko. Doon ay pinatawad ko na si Elton. Sa kabilang banda ay nanligaw ulit siya sa akin at doon ay ipinakita niya sa akin na sincere na siya at hinigitan niya ang pagmamahal na ibinigay niya sa akin dati. Kaya matapos ang ilang buwang suyuan ay sinagot ko na rin siya. And the next thing I knew ay kinasal din kaming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 3 taon na kaming mag-asawa ni Elton. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nakakalimot sa una kong asawa na si Edwin. Madalas naming dalawin ni Elton ang puntod ni Edwin at sa pamamagitan ng asawa ko ay tuluyan nang naghilom ang mga sugat sa puso ko. Ngayon ay masayang-masaya na ako sa buhay ko, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi man ako sigurado kung mapipili po ninyong mabasa ang sulat ko ay nagpapasalamat na rin ako sa opportunity. Kapulutan sana ng aral ang kwento ng buhay ko. Muli ay more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Crisha. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Nalulungkot kami, Crisha, sa unang bahagi ng iyong kwento. Masakit talaga sa puso na iwanan ka ng walang kadahilanan. Wala kang clue kung saan ka nagkulang o saan ka nagkamali. Oo, mga ka-online, mali yung ginawa ni Elton na biglang hindi nagparamdam sa kanyang girlfriend. May karapatan ng girlfriend o asawa natin na malaman ang totoong dahilan kung bakit gusto mong umalis o iwanan sila. Huwag mo naman silang iwanan sa ere. Tinan nyo naman ang naging epekto ng ginawa ni Elton kay Crisha. Halos masira ang buhay ng babae sa kakahintay sa taong hindi niya alam kung makikita pa niyang muli. Mabuti na lamang at bumawi na rin si Elton kay Crisha, kaya okay na rin. Napatawad na natin siya, pero sa mga ka-online na nakikinig ngayon, magsilbing aral ang kwento ni Crisha sa ating lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa.
story.